Hi guys! Welcome back sa ating channel. My name is Adelina. So ngayon po, ang i-share ko sa inyo ay kung ano po ba yung tinatawag na RS, yung ating rootstock. Kasi po marami nagtatanong kung ano daw po yung RS. So ito po yung tinatawag na RS ay yung mga ganito pong dragon fruit. Yan. Ito po. So nakita ninyo, yan po yung RS. So kung wala po tayong mga dragon fruit, pwede naman po kahit anong cactus. So ito pong ginamit ko ano po ito, pericastle yan, oh. Pwede pong wala tayong dragon fruit, ito na lang ang gamitin natin kung wala po tayong dragon fruit. So ayan, meron po kasi akong pericastle dito na malalaki. So meron din pong pericastle na maliliit. So itong pinagtaniman ko po, malalaki po ito. Ayan. So yan po ang ginagawa ko nito. Itinatanim ko po muna yung ating RS, yung rootstock na yan. Itatanim ko muna ng mga isang buwan para sigurado po na buhay sila at na may ugat na bago ko po sila i-grab yung moon cactus dito sa ibabaw. So ayan, yung dragon fruit ganun din po. So ayun nga, sinasabi ko po na kung wala po tayong dragon fruit ay pwede naman po kahit ano pong uri ng cactus. Isa na rin po itong si pericastle na malaki. So mayroon din po ako dito isang klase ng cactus, hindi ko lang po alam yung pangalan, pero galing po ito sa probinsya na binigay sa akin. So ayan po, o tingnan nyo po, iba rin po ito. Ayan. Kita po ninyo. So iba siya, hindi siya dragon fruit. Ayan. Pero binuhay ko po muna siya bago ko siya taniman ng, i-grab yung moon cactus. Pero ito po hindi pa natatagalan na aking in-grab. Kaya ganyan po siya. So lahat po ng aking grafting moon cactus ay nandito po sa direct sunlight, rain or shine po sila. Katulad ngayon makikita ninyo na marumi po sila dahil ilang araw na pong umuulan. So tumatalsik po yung lupa, buhangin sa katawan ng dragon fruit kaya po marumi sila. So okay lang po yan. At saka mas mabilis po silang lumaki kapag nandito po sa direct sunlight. At saka napansin ko po sa aking mga dragon fruit na kapag nandito po sila sa direct sunlight, ang tataba po ng dragon fruit, yung mga katawan po nila matataba at saka parang tumitibay siya. Kasi pag nilalagay ko po sa katulad niya pag bagong tanim yung aking mga pag bago akong graft nito, nilalagay ko muna sa shaded area dahil syempre po bagong tanim kasi baka mamaya umulan, pag ini-direct sunlight ko kaagad sila. So doon muna sila. Napapansin ko po na hindi maganda yung dragon fruit. Pangit siya. Parang yung iba, nangangayaya, tapos lumalambot yan. So kaya po, nilalagay ko po dito sa direct sunlight. Katulad po nito, bagong tanim ko rin po ito. Ang tataba na po ng kanyang dragon fruit. Pero nung itinanim ko po ito, ang payat-payat niya. So maraming salamat po pala kay Abby Santos. Galing po sa kanya itong mga dragon fruit. Ayan, ang taba na. Ayan, ang kapal po, kapag hinawakan natin yung dragon fruit, makapal po siya at saka mataba. Ayan o. So, ayan ang aking mga bagong graft na mga moon cactus. Ayan. So, okay na. Hinaghihintay po talaga ako ng isang buwan bago ko sila i-graft. Para sigurado pong buhay na buhay yung mga dragon fruit. Katulad po nito, mayroon po akong bagong binubuhay na dragon fruit. So yung itong dragon fruit na po ito, naging tubo na po ito nung dati kong dragon fruit. Ayan. So pasensya na po kasi yung camera hindi ko magalaw kaya in-steady ko na lang po. So ito po, mga babies na po ito nung aking mga dragon fruit na itinanim. Kasi noon, nung mga tira po nung binili namin nun sa Cavite, yung mga tira nung ginrap ko, itinanim ko po. So ito na po yung mga naging babies niya. So kinuha ko yung mga babies niya at binubuhay ko. So kumakapal na po yung kanyang dragon fruit. Yan o, makapal na po.
Kasi malapit na po ito mag isang buwan. So, pwede ko na po siyang taniman. So, ingat lang po tayo sa mga tinik nila. At tulad ngayon na tinik ako kasi hinawakan ko. So, ingat lang po tayo sa tinik ng dragon fruit kasi baka po tayo matinik. Katulad nito, pag mga babies pa po kasi, itong mga babies kasi, marami pa po siyang tinik. Hindi katulad po ng mga yung may old na madali lang po nating alisin. So, ito madali din lang naman po, kaya lang, yung hindi ko pa po inaalis kasi nga, babies pa po siya. Yan. So, ganyan, madali lang naman po magpatubo ng ating dragon fruit. Huwag lang po kayong mainip, hintayin po ninyong mag-isang buwan para sigurado po na buhay na po yung dragon fruit ninyo. O, kasi yung iba po, namumroblema na wala daw po silang dragon fruit. So, ang gamitin na lang po ninyo, yung ibang klase po ng cactus, yung mga pahaba, ay mga pataas na cactus ninyo, yan, katulad nito po ni Perry Castle, yan. Malaking klase po ito si Perry Castle. Yung meron po ako doon Perry Castle na maliit. So, yung ginamit ko po yung malaki. Yan o. Mas maganda pong gamitin. So, okay rin po yan. Karamihan po mga dragon fruit. Ay, katulad po nito ni Chichi P. Ito po si Chichi P. Teka, ayan. Bago ko palang tanim. So, makikita ninyo na may goma pa ako dito. So, ayan. Si Chichi P. Yan, pwede po rin yung taniman. Magaling din pong taniman yan si Chichi P. Kasi makapal yung kanyang katawan. Oh, yan. So, ilang araw pa lang ito na gagrap. Kaya, pero nilagay ko na po dito. Pwede na pong tanggalin yung goma. Kasi matibay na po siya. So, alisin natin. Oh, yan. So, pag nagtatanggal po ako ng ginrap kong moon cactus, hinihintay ko po magdalawang linggo bago ko po tanggalin para sure na matibay na po sila yung pagkakadikit nila. Pero pwede naman po isang linggo, okay na po siya, nakadikit na yun. Pero para ginagawa ko po, dalawang linggo na lang para sigurado na nakakabit na po talaga yung dalawa sa isa't isa. Yan. So, ito, Chichi P, isa rin po sa pwede ninyong gamitin na rootstock. Yan po ang ating RS, rootstock. Yan, kahit ano po dyan, pwede po. Yan ang tinatawag na RS ay ang ating rootstock. Napansin nyo guys na meron na tayong bulaklak sa ating moon cactus. Kita po ninyo to. Ayan o, ito. Yan, kita ba? Yan. Umuusbong na po yung flower ng ating isang moon cactus. At saka nabili ko po itong moon cactus na to. Hindi pa siya ganyan kalaki. Ang bilis po niyang lumaki. So parang po yan. Parang ganito lang po siya kalaki. Kasi bago pa lang bili ko noon. So marami na rin po siyang mga babies sa ibabaw. Ayan o. At saka meron na po siyang flower. Nakita ninyo guys. Pero meron din pong umuusbong dito sa orange. Hindi ko lang po alam kung anong klase po yung kanyang bulaklak. Kasi first time ko po magkaroon ng flower ng moon cactus. So makikita natin guys kung anong kulay ng bulaklak ni moon cactus. Kasi iba-iba silang kulay. So tingnan natin kung iba-iba rin po yung kanyang flowers o pare-parehas din ang kulay. So ayan ang ating moon cactus, dumadami na po. So, ang dami ko rin pong ginawang grafting. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. So, mayroon po tayong bagong tanim na 11. 11 tayong ginraf ko. So, mayroon po ako ditong lima na gagawin. Kasi binuhay nga natin muna yung ating dragon fruit. So, nagbubuhay pa po ako ng iba para dumami yung ating dragon fruit. Ang ginawa ko po, para ako magkaroon ng dragon fruit na ganyan. Yung ganito po, yung kasamahan po nito, yan. Kasi po, bumili nga yung ate ko noon ng ganito na dalawang mahaba. So, yung iba po, tinanim ko yung ganito. Nakita nyo na meron na siyang tubo. So, yung mga yun, yung limang yun, ang galing sa ganito. Pinatubo ko po, pinabayaan ko lang siya na humaba. Tapos kinuha ko yung mga baby. So ito kasi hindi masyadong mataas kasi maliit lang po yung pot na pinagtataniman natin. Yun, malaki kasi yung pinagtaniman ko kaya humaba siya.
So ito, hintayin ko rin siyang humaba bago ko din siya i-cut. So dito rin lang po tayo kukuha ng ano guys, ng ating magiging rootstock sa mismong rootstock din. Diyan tayo po kukuha pag tumubo siya. Ayan, kaya ito hindi ko pa po tinatanggal kasi gusto ko munang humaba at saka lumaki siya bago natin tanggalin. So ito yung ginrap ko uli na nakita nyo na ginrap ko po ito ay kulay yellow. Ayan o, ngayon po. Parang nag-iba po yung color niya. Ayan, nag-iiba-iba pala sila ng kulay. So meron na tayong ibang kulay ng ano uli, moon cactus. So parang nag-combine yung yellow at saka orange. So yellow-orange na siya. Kasi doon wala naman po tayong yellow-orange. So meron na tayong ibang kulay ng ating moon cactus. Ayan, nag-iiba-iba sila. So i-close up po natin yung tinatawag nating rootstock. Ayan, yung ating mga rootstock dyan. Wait lang po ha. Ayan. Kunin natin muna yung camera natin. So, ito po yung ating ayan. Yung, ito yung pericastle na malaki. Ayan o. So, ito po ang ating rootstock. Yung RS na tinatawag. Yan po. Ayan. Kahit ano po, pwede. So, yan. Nakita po ninyo doon yung aking ano, yun yung pinagkunan ko ng aking RS, yung pericastle na malalaki. Ayan. So pwedeng pagtaniman natin ng ano, pag-wrap natin ng ating mga moon cactus. Ayan o. So ito pala yung ating pericastle na maliit. Wait lang, kunin ko para makita po ninyo. So itong pericastle na maliit, hindi natin pwedeng gamitin dahil nga maliit siya. So, buti na lang, mayroon po ako malaking pericastle. So, ito po, oh. Maliit naman po siya, kaya oh, magkaiba po sila, oh. Ayan. Ayan ang ating pericastle na maliliit. So, maganda po ito kasi nag-iiba siya ng color. Makipapansin po nyo na nagba-brown na siya. Oh. Ayan. So, yan po. At saka, rain or shine po ang ating mga moon cactus, guys. Ha? Nilagay ko lang dyan. Kasi, napansin ko talaga na mas magaganda sila kapag nandito sila sa rain or shine. Yan, okay lang po. Huwag kayong matakot. Kasi yung iba po natatakot na ilabas yung kanilang mga moon cactus. Gusto nila dun lang sa shaded area. Pero nasa sa inyo din po yun kung ano po yung gusto ninyo. Pero ang sa akin po ay andito sa ano. Makikita ninyo guys na ang itsura ng aking mga moon cactus. Ayan o. Magaganda po sila. At saka talaga pong tumataba yung kanilang mga dragon fruit. Kapag nandito po tayo sa direct sunlight. So, kung hindi naman po kayo naka-direct, yung konti lang yung inyong init, ano na lang po ninyo, kung saan po yung init, dun po ninyo ilagay yung inyong mga dragon fruit or inyong mga moon cactus. Nakita po ninyo, naggumanda yung ating moon cactus at saka nagkaroon na po ng bulaklak. Oh. Ito na po yung bulaklak. Ayan na ang bulaklak natin, guys. Oh. Ano, saan ba nakikita? Ayan po. Meron na po tayong flowers. Yan. Magkakaroon na tayo ng flowers. See, dito, meron pong tumutubo. Pero hindi ko po alam kung baka babies lang po niya yung mga nandito. So, dumami na po ang mga babies nila. Lahat po meron. At saka malalaki na sila. So, ito yung binigay sa akin ni Miss Abby Santos. Ganito lang po siya nung nabili ko ito. Pero ngayon po, meron na siyang bulaklak, guys. Oh. Diba? Pwede rin po ninyong gawin yan guys, huwag po kayong matakot, try lang po kayo. Paano po natin malalaman kung hindi po natin itatry na gawin? Paano natin masusubukan na okay pala siya? Ayan. So ayan po oh. Magtry lang po tayo guys para makita natin, mas nakakatuwa po makita natin na nagtatagumpay tayo sa ating ginagawa oh. Kung nagkamali man tayo, di ulitin na lang po natin kasi makakabuhay din tayo. Huwag lang po tayo mawala ng pag-asa. Sige lang po, tanim ng tanim lang po para parang araw makakabuhay din po tayo ng ating mga gustong itanim. Yan. So, ayan sila.
Makita ninyo na dumami na yung ating mga moon cactus dahil ginrap na ng lola nyo. Ayan. So, yan na lang po. O, kaya yan na po ang ating RS, guys, ha. Yan ang tinatawag na RS, ang ating mga cactus na dapat lagyan ng ating mga moon cactus. At saka ang moon cactus po, hindi po sila nabubuhay sa lupa. Kailangan po nasa ano, cactus sa cactus, green sa green. Yan, green to green, ah, pwede silang mabuhay. Yan, kailangan po, mayroon silang green na pagtataniman. Kasi nag-try po ako magtanim ng ipinatong ko po sa ano, sa lupa. So kahit po ilang araw nang abutin o buwan, mabubulok lang po yung ating moon cactus, hindi po sila mabubuhay. Kaya kailangan po sa ating mga dragon fruit o sa kahit ano pong uri ng cactus. Katulad nito po, ito pwede ko po itong taniman kung mataba na siya kasi malapad po yung kanyang ano. Oh, malapad at saka mataba. Oh. So parang ito ay katulad din itong aking tinaniman, no. Magkapareha sila. So ito, nung pinutol ko po ito, puro dagta ito. Nagtry lang po ako na itanim dito kung sakali silang mabubuhay sa ganitong klase ng cactus. Kasi nung tinanggal ko, ang dami po niyang ano dyan, dagta na kulay white. So ang ginawa ko, pinunasan ko na lang, inalis ko yung dagta. Tapos itinanim ko dito. So tatry ko pa rin po kung iyan po ay magtatagal. So ayan, eksperimento ko lang po kung pwede siyang taniman, kung magkaano sila, compatible sila. Di, hanggang ngayon naman po, mayroon, nandito pa rin naman po siya nabubuhay. So, siguro, pwede po siya. Ayan. So, kung wala po kayong dragon fruit, huwag po kayong mamroblema. So, kung ano po yung cactus ninyo dyan na matatangkad, na tumataas, yun, dun po ninyo itanim. Kasi yung iba po, wala pang mapagpuna ng, ano, ng cactus. Ay, ng cactus ng dragon fruit. So, katulad nga po nitong sinasabi ko sa inyo na itong RS na to, ay pwede po ninyong pagtaniman. Yan. Ay, nakikita. Kung saan-saan na pupunta yung aking camera. So, ayun, nakita po ninyo yung aking fairy. Pinaparami ko po yun. Ayun, no? So, dun ako kumukuha ngayon ng bago kong pagtataniman ng moon cactus kung wala akong dragon fruit. So, ngayon dragon fruit ko dun. Tingnan natin, guys. Na andoon, nagtanim ako. Kaya yung mga yan, doon ko po kinuha yun. Kaya kung meron po kayong isang pirasong dragon fruit, wag na muna po ninyong gamitin. Pwede ninyong patubuin muna para may pagkukunan po kayo ng inyong mga gagawing grafting moon cactus. Diba po? Para hindi na po kayo mahirapang maghanap. So, kasi ganun po yung ginawa ko eh. Pinatubo ko muna yung natitira kong dragon fruit, tapos kumuha ako doon ng mga babies nila. So, tingnan natin. At marami na rin pong babies doon. So guys, andito po yung aking mga ano, dragon fruit. Ayan, nakita po ninyo na may maliliit ako dito na ano, ayan, ang daming maliliit na tumutubo na babies. So ayan, marami po akong pagkukunan ng magiging RS. Yan. Ayan po sila, oh. Ang lalaki na po nung iba. So doon ko po kinuha yung lima na tinuro ko sa inyo kanina, na pinakita ko. Dito ko